Kapiling na po natin ngayon ang ating kapatid ni si Benny, si Benigno Benny Bilog, na tinubuan ng bilog-bilog na warts. Happy healing morning, Benny. Happy healing morning, Doktora. Aha, maganda ang ngiti mo at ikaw ay makinis na ang leeg. Makinis na ang leeg, makinis na ang kilikili. Oh, doon ba nagsitubo ang mga warts mo? Doon nagsitubo lahat. Ayan. Saka may bago pa. May bago. Ah, may natanggal. Bago ka pang ginagamot. Ay, ayan. Magaling na. Oo, oh, natuklap na. Natuklap na. Ba't napakarami ng warts na tumubo sa'yo? Doon lagi mapawis. Kasi ay, kwento mo sa kanila ang nature ng iyong trabaho. Bakit ka pawisin? Lagi nagtitrip sa ano, pagbibenta ng lupa. Sa field po eh. Lagi na sa diba? Field. Mm. Eh, tingnan mo naman dito sa atin. Maaraw. At I'm sure, nahihiya ka magdala ng pamaypay at payong at panyo. Oo. Yun po ang kailangan natin, mga kapatid, sa mga katulad po ni Benny na mahilig maghanap ng mga kliyente na bibili ng mga lupain. Kaya palagi po siya nagtitripping. Dapat po may payong. Kaso, ang Pilipinong male, naku, nahihiyang magdala ng payong. Nahihiyang magdala ng payong. Kasi hindi macho, di ba? Ang panyo naman, may panlalaki namang panyo. Eh, bakit ikaw ay tamad magdala ng panyo? Misa naiiwanan. Ay, oo nga, totoo ka. Sa payon. Nalalaglag sa gubat. Ayun. Tapos, yun namang pamaypay, lalong ayaw mo magdala. Payo nga, ayaw magdala, eh di pamaypay pa. Kailangan po natin itong mga panyo, pamaypay, at payong, 3-piece. Kung sila may 4-piece, tayo dapat may 3-piece. Anyway, dahil nangyari na nga po at masipag po si Benny, ang kanyang pawis po ay hinahayaan niya na tumagaktak. Tama ba yon? Tama po. Eh pag nasa field ka na, eh alam mong pumapawis na. Minsan babagsak na sa may mata, sa may ilong, minsan parang makate. Anong ginagawa mo? Ginaganon mo lang? Nasan lang ng kamay na ganun. Okay na yun. Ay, talaga naman. Itong mga lalaking ito. Tapos nagbabaon ka ba ng tubig na iinumin? Oo, ay naiiwan sa sasakyan. Hindi mo mabit-bit. Hindi rin nakainom. Hindi rin nakainom. Ay, nako po. Ito na po ang mga problemang dumarating. Kaya, ang resulta, warts or kulugo. Iba-iba pong klase ang warts eh, no, mga kapatid. Ang tumubo po kay Benny eh yung mga parang pansabit sa Christmas tree. Ang tawag natin doon ay skin tags, no? Meron naman pong klase ng wart na dikit na hindi mo mapapansin, akala mo'y nunal. Pero, ano bang pakiramdam pagka may warts? Wala naman siyang nararamdaman, kaya lang ang pangit. Pangit lang. Pangit. Pangit tingnan. Kung hanggat maaari, gusto mo magsuot ng close neck. Mm, kasi napuno ba ng warts yan? Hindi naman, madalang. Ang madami dito. Pero malalaki. Malalaki kasi laki ng butil ng mais. May picture ka ba noon? Wala. Eh, hindi naman ako mahilig magpicture. Sabi ko na nga eh, walang nagpapapicture pag sila ay hindi masyadong kaaya-ayang tingnan. Mm. Kasi pag may mga warts ka, di ba? At sabi mo, pinakamalalaki sa underarm. Underarm. Kasi pawisin na pawisin yung underarm. Mm. Diba? Napaka-importante po ng panyo, lalo na sa mga pawisin, no? Katulad ng ating kapatid na si Benny, kung ang trabaho po ninyo ay nasa field, sino-sino pa ba yan? Police, yung mga vendors, no? Basta kung kayo po ay nasa field ang trabaho, mga messenger, diba? Dapat laging maraming panyo o kaya yung malaking o yung malaking face towel o yung mini towel, ayan, para laging napupunasan. Kasi po, pag pinabayaan natin ang ating pawis ay nandyan na sa ating balat, tapos natuyo, naging malagkit na po sa ating katawan, mamumunga po yan ng kulugo. Ayan. Kaya kulugo, huwag kang magulo. Eh kaso magulo kung saan-saan tubo ng tubo po yan. Lalo na sa mga bahagi ng ating katawan na pawisin. Katulad ng sinabi ni Benny, ang batok, ang leeg niya, ang underarm, no? Pwede rin po sa singit, pwede rin po sa maselang bahagi ng katawan, pwede rin sa alak-alakan, di ba? Pag naiipit at pinapawisan, no? Kung saan yung mga singit-singit na yan. Gaano katagal kang nag-alaga ng mga warts na yan, Benny? Matagal yun. Dahil ako yung nasa gobyerno, sa tatrabaho, meron na ako noon. Ah. Yung tumutubo ng paisa-isa. Mm-hmm. Tapos, dumami na siya nung ako'y nagpipild na. Ayun. Mm. Oh, speaking of pagdami, turuan din natin ang ating mga kapatid para makaiwas sa pagdami ng warts. Kung kayo po ay may isa o dalawa na ngayon na tumubo, sikapin po ninyo na huwag mapadugo ang warts. Kung ikaw naman ay kuskus ng kuskus, halimbawa may pagkakataon na may tuwalya ka na at pampunas at pawis na pawis, di ba? Pag kuskus nyo ng malakas na ganon, medyo mabigat,
no? May dudugo. At yung dugo na yon galing dun sa isang wart, pag kumalat po yun sa iba pang bahagi ng katawan, yun na naman ang mga seedlings. Kaya dumami. Siguro madiin kang magpunas. Ganon. Oo, ganon. Ayun. Meron ding mga pagkakataon na sa ulo. Pag sobrang pawisin ng ulo, sa ulo po tumutubo yung warts. Ang siste, bakit dumadami? Pag nagsuklay. Ayun. Pag nagsuklay ka, at hindi mo naiiwasan yung mga tumubong warts, dudugo. At habang dumudugo, before you know it, puno na ang ulo mo ng mga kulugo. Buti wala sa ulo. Wala maganda naman, ang tubo ng buhok mo wala eh. Naman, wala. Okay. So, hindi ka pawisin sa ulo, di ba? Sa katawan ka pawisin. Yon. Tapos, kung katulad nga po ni Benny na nakakaligta ang uminom ng tubig, nagbaon nga, iniwan sa kotse. Maayos. Nahihilig ka ba dati sa masasabaw na ulam o puro mamantika din? Puro ano din, inihaw. Ayan, vitamin sa kulugo yun. Kaya, kung mapapansin mo, Benny, sabi mo palagi kang nanonood dito sa Hiling Galing. No? Kaya natuklasan po niya ang Hiling Galing. Palagi kong binabanggit dito sa programa ang hydrating diet. Because we are in a tropical country, mga kapatid. Very humid, no? Pag napabayaan natin ang ating pagkain na katulad ng kinagigili ni Benny na puro mamantika, inihaw, pinirito at meron ka ng warts, lalo pong gustong-gustong dumikit ng warts. Kung sasabayan natin ng hydrating diet, kung halimbawa ay 10 ang tutubo, eh 5 na lang. Kasi hindi masyadong mainit ang singaw ng katawan. Ikaw ay may misis. Wala po. Ay, binata ka ba? Binata. Binata. Okay. Mag-iisip kasi ako kung sino ang pwede mong hawaan. Kasi kung may kasama ka sa bahay, may kasama ka sa bahay. Oh, at naghihiraman ba kayo ng tuwalya? Ah, hindi po. Kasi tingi-tingi sa kami. Ayun, yun ang mabuti. Yung sariling kwarto. Kaya... Hindi po nakahawa si Benny. Hindi siya nakapinsala ng iba. Kung sa isang bahay halimbawa, si tatay, no? Ay may warts. Hindi po pwedeng makikishare kayo ng towel ni tatay. O kung si nanay naman, ang meron, ganun din po, no? Dapat, katulad nila Benny, kani-kanya kayo ng towel na gagamitin. Kasi kung nagpunas at may dumugo na naman na warts doon sa katawan ng unang gumamit at ginamit mo, ayon, sa susunod, nangangati ka na rin. Pero ang sabi nga po ni Benny, yung klase ng warts na tumubo sa kanya ay hindi nagkukos ng pangangati. Hindi ho. May mga warts po, lalo na yung mga dikit na warts, makatipo yun. No? Kaya pag inakala ninyo na parang nunal, pero kumakati, hindi po dapat kumakati yun eh, no? Kung nunal. Eh maghinala na po kayo na yan ay warts. Ngayon, ikwento mo na, Benny, ano ang ginawa mo't nauubos na ang warts mo? Doon sa napanood ko doon sa episode nyo, bumili ako nung ano, yung nung seaweed soap. Ayun. Dahil sabi, yun ang magaling. Oo. So, bumili ako noon, and then sa gabi, pagkaka... Sabon ng sa bahay. Nalilibo sa bahay. Ka sa gabi. Nagsishower. Okay. Ako, kasi galing sa field eh. Sasabunin ng seaweed, tapos lalagyan ng healing oil. Yun. Pero hindi ka pala kumonsulta sa naturopathic practitioner natin? Hindi naman. No. Basta napanood ko lang. Pero saan ka bumibili? Sa Tagaytay. Sa Hiling Galing Tagaytay. Hiling Galing Tagaytay. Kaya Tagaytay. Ate Ami Ilagan. Kasi malapit sa amin. Oo. Ito po ang katulad si Benny ng ilang pa nating mga taga-panood no, dito sa ating programa, kayang gawin yung pinapaliwanag natin dito sa programa. No, kahit na po hindi magtanong sa naturopathic practitioner, kasi napipick up niya kaagad. Mabilis po make up, di ba? Kaya on his own, ay sinabunan niya kaagad ng seaweed soap no, ang kanyang katawan. Tapos napapansin mo ba nasusunog? Na umiitim. Umiitim, nasusunog siya. Parang kinokoterize gradually. No? Lumiliit din, okay. Yung iba ang kwento sa akin, dati nakakapa nila sa batok, halimbawa, tapos nawawala na, ibig sabihin nagfo-fall off. Nalalaglag nga siya. May nakita ka bang paglaglag? Kailan nalalaglag? Naliligo ka? Nagpupunas? Hindi, ko? Sa kama. Ay, sa kama? Yung ako nakikita maiitim. Oh, nakikita ko, tinignan mo, warts ka pala. Mas maganda kung puti po ang inyong beddings, no? Para makita nyo kaagad kung nagfo-fall off na ang warts. So, every day, nakikita mo dun sa pagbangon mo sa umaga, may nalalaglag na warts. May nalalaglag na warts. Kaya siguro mga dalawang sabon lang inaubos ko. Ah, ganun? Dalawa lang. Tipin binili mo, ko kay Rhea. Oh,
simula nung una mong ginamit, mga ilang araw bago nawala yung mga warts mo sa leeg? Mga 1 week lang. Konti-konti lang na ano. Mabilis masunog. Siguro, binababad mo ng konti yung seaweed soap. Na 5 minutes sa CR. Oo, ganun po yun. Babasain niyo po yung katawan ninyo, tapos pabubulain niyo po yung seaweed soap, no? Doon sa leeg, o kung saan man yung warts, ibababad po ninyo. Pero, hindi yung pagbababad to the extent na matutuyo siya. Kailangan po, moist pa din, no? Pag natuyo po, hindi na siya tumatalab. Kailangan medyo basa-basa. Kung gusto nyong mas matagal pa, babasain nyo ulit, tapos ibababad nyo ulit, no? Sa ating seaweed soap. Kaya lang po, yung pag-sensitive ang balat nyo, mamumula yon. Hindi mo naman naranasan yun. Hindi naman naranasan mamula. Okay, so tama lang yung 5 minutes na binababad mo sa panahon ng pagligo, no? Yung seaweed soap. At matyaga ka, paano paglalagay mo ng hiling-galing oil sa warts? Kasi sa kwarto ko, mayroon akong TV. Okay. Pag nakahiga ako, lagay lang ako ng lagay habang nanonood ng TV. Tama. Nasa makakatulog. Ginawa po niyang bisyo. Binisyo ko na. Ginawang bisyo ang pagdadampi ng bulak na may hiling-galing oil doon sa kanyang mga warts. Yung combination po na yon at holistic approach ang ginawa ni Benny dahil sumusubaybay siya ng regular dito po sa hiling-galing. Doon sa araw-araw na pagbangon mo sa umaga, may mga bilog-bilog na kulay brown na mga nalaglag na mga warts, no? May masakit ba? May mahapdi ba? Ano bang nararamdaman? Yeah, dapat talaga, pag nilalagyan ng healing oil, paikot. Ayun! Para hanggang naramdaman mo, mahapdi na siya. Ah, ganun mahapdi bang ginawa mo? Oo, parang pinagsusugat ko. Siguro, para yung healing oil ma-absorb. Brusko po ang approach. Tapos kinabukasan, umiitim na siya. Ay, kaya naman pala dalawang sabon seaweed lang. Soap lang. Ganun po pala, natututo tayo minsan sa karanasan po ng ating mga pasyente. So, pwede palang medyo madiin yung... Para,